Nako, nagpasobot eh. May kinatamaan eh. I think Matt Martin is kind of beating eh. Oh. Medyo counter eh. Uy, ganda. Yeah, medyo may dugo na po, sir. Nakahanga na rin. Sabihin, kumahanap na ng hangin din. Pero, wala, hindi mo matawaran yung tapang ni Alulod. Sugod lang, kahit tinatamaan. Ayan na, binugbog na. Stamina. Ganda ng kondisyon ni Kyle James Martin na pinapakita dito. Bumuhos na yung suntok. Pero lumalaban pa rin ah. Galing ni what a round! Woo! What a round! Grabe! What a round! Alright, sabi ng mga kasampo dito, tatapos sila daw. Idol! Tapusin mo na! Para hindi ka mahirapan! Round number 6. Kita na pinakita ng round number 5. Ni James, talaga diniinay niya, pero nagpakita naman ng katapangan nitong Alulod dahil talagang laban pa rin, bulldozer pa rin. Yun na, kailangan niya tumama dahil siya yung tinatamaan ng mga suntok. Yun na. Di pa, wala. Alam pa yung 1, 2, 3. Wala, malapit na ho. Pag sinagasit yung... Wala na ho. Magaling din talaga lang. Uy. Oo, hindi ka makatawad mo. Uy. Lakas na ba? Malakas pa rin po, sir. At sumusugod pa rin. Yun ang importante. Pinaninindigay niya yung ano niya. Moniker niya na bulldozer. Kaso, siya yung nabubuldoze pag tinatama siya. Pero matapang. Ito, bang. Paula ng pawis. Yun, tinamaan naman siya. Ayun, na counter. Matibay na, matapang pa. Pero magaling to si Am. Ayun, tinamama. Yung counter ng ganun eh. Oo, yun lang. Pero nginitaan lang po siya ni Carl James Martin, the Wonder Boy. Bumagsak ko siya. Bumagsak kani kasi sobrang daming activity, sobrang daming suntok. Talagang nasobran. Napabagsak doon si Alulod. Pero ngayon, uy, bumabawi. Uy, tingnan. Sa push. Binabalikat eh. Tama na naman. Yan na naman. Gusto talaga. Tumama rin.
A fish for a fish. Sampun suntok. Isang suntok pero diretso pa rin. Yun, tumama. Isa pa, oy, nakaganti naman. Oo. Lalagang durable. Kasi kanina pa, kung iba-iba yun. Ang sakit na nun. Hindi, may gulang siya. Ito ang laban na inatangan natin. Tapos. Wow. Sabi niyo sa laban? Ano may sabi niyo? Ang gusto ko dyan eh, wag siyang kumpiyansa. Kasi mahirap din. Mahirap din? Oo, sayang yung kanyang ipinunch dyan, di ba? Okay. Diba? Okay. Ang laki ng kanyang ipinunch dyan eh. Anong round na ba tayo? 7? Oo, hindi pa kumpiyansa. Isang bagsak mo lang. Round number 7. Umabot tayo ng round 7. Alam mo, yung mga nakalaban nito ni James, hindi walang umabot ng 7 na sa mga wadang huli dahil malakas talaga. Pero ito, umabot. O, ibig sabihin, matibay. 7 na ba yan? Oo, 7 na po. Matibay talaga. 7 na. Ang dami ng tama niyan. May pagsabayan pa rin. Matigas talaga. Panibasa. Matipuno talaga. Tinitigilan niya. Nakawas eh. Hindi na. Oo, tinawag. Kaya nga eh. Na yung mga komentator dito ah. Kaya pa yung suntok, ano ba? Parang hinula ko ah. Kaya pati na kami pang makagpiasa ito. Ayun, hindi. Medyo napahinga na sila ng konti. Tapos. Okay. Okay. Knocked out in round number 7. Okay. Ganito po. Sandali ah, aking tatanggalin lang ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pow Salud ng Powcast Sports at sa mga nagtataka, lumang laban, pre-fight talk po, no? Pasensya na po sa mga hindi masyado nagbabasa ng mga title natin at discussion lamang po ito. Ito po ay para i-promote po ang laban ni Call James Wonderboy Martin na mamaya na po mangyayari. Live na lang po yan sa Elorde Sports Complex. At kung gusto nyong mapanood dito ng live, hindi po sa Powcast. At dahil po ito po ay live and exclusive, according po sa kanyang manager, ito po ay live and exclusive sa YouTube at Facebook channel po ni Call James Wonderboy Martin. Magandang umaga. Excited na ba ang lahat sa laban mamaya ni Wonderboy? Alam mo, dito sa Pilipinas, bihira po natin ginagawa ang pre-fight at post-fight discussion. At alam mo, pag mga ganitong mga sikat na mga boksingero, eh dapat lamang bigyan natin ng panahon at usapan bago ang laban. Kaya naman, pag-uusapan po natin ang dalawang boksingero. Pero bago natin pag-usapan, double-check muna ako sa sounds. Check, mic check. Pakicomment nga po ng press 1 kung ako po'y naririnig nyo at kung talagang naririnig ninyo ko bago natin ito simulan. Kasi pag-usapan natin ang tale of the tape, ang kanilang matchup at ang pinaka-importante, ang bad prediction ni Pauka Sports. Nasaan na ba yung ano ko, bell ko? Kasi parang mas gusto nyo yung mali yung prediction ko eh. Anyway po, good morning. At syempre ako po ang inyong kakwentuhan, ang kapwa nyo, fan ha, hindi lang tayo analyst ko no, commentator tayo po ay nagbibigay ng saya, ng ligaya, na minsan nakainisan kasi hindi po lahat ng aking opinion ay agree kayo. Siyempre maraming nanonood ng mga boksingero dyan. Please comment, sandali nga, double check.
Okay, alay. Okay, okay naman yung sounds kasi nilayo ko yung mic sa akin. Baka ako hindi ako naririnig na maayos. At mamaya-maya po, ako po ay nandiyan po sa Elorde Sports Complex. Dahil dyan po gaganapin po ang kunwari ayaw ninyong panoodin. Kunwari ay kayo po ay naiinis pero mamaya isi-share nyo na yung highlights ni Wonderboy at saka ni Oscar Duge. Sino kaya ang manalo? Comment and shoutout muna ako. Gusto ko pong mag-shoutout ng mga kaibigan natin sa iba't ibang lugar. Ang gusto ko pong i-comment ninyo para i-shoutout ko kayo ay hashtag Powcast at inyong lugar po. Ang yung lugar po ninyo, kung ari hashtag Powcast Cebu, hashtag Powcast Dabao, Palawan. Shoutout sa Palawan. Ang tagal ko dyan, ano? At kamari sa Maynila kayo kung taga saan mo po kayo. At yun, syempre hindi pa ako nag-i-intro. Mag-ano lang ako ng mabilis na intro. At ako meron din akong isosorry ha. Meron akong mensahe po sa inyo ha. Okay? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ang mga fans. Alam mo, sabi nga nila, negative, positive publicity, still publicity. And I think this is getting a lot of publicity. Speaking of publicity, alam niyo naman si Pow Salud, hindi lang mahilig sa suntukan, mahilig din ako sa basketball. I just wanted to share, Gilas Pilipinas! Ito na, good morning muna tayo ha. Hashtag talaga, talagang, ibig sabihin ko po yung hashtag number. Anyway, but shoutout ko muna yung mga lugar. Sumula natin kay Larry Benitez Trinidad. Magandang gabi pala dyan, no? It's 10:43 here, so if you're in LA, 9:07 p.m. in LA, good evening. Nag-dinner ka na ba? Alam ko mananalo sa matchup ang kalaban. Hashtag Powcast. Talagang hashtag talaga sinulat mo. Yung ano lang po yung number sign. Pampanga, traffic enforcer. Sir! Huwag niyo po akong ulihin ha. Kagahapon, nag-drive ako. Coding ako eh. Sa window, hinabahan ako. Alam mo, aalis na. Galing ako mo, Lovesha, kagahapon. Shoutout sa tito ko. Galing Australia. Nilibre kami sa Shakey's. So, shoutout. Malamang nasa Batangas na yan. Taga Batangas po kasi ako. Yung tiyo ko kakarating lang galing Austria. So, medyo ano, nag-meet up kami sa Mall of Asia. And then, ang akala ko, hindi kami lalampas ng alas 5. Kaya nag-stay na kami doon. After 5, nakabili tuloy ako ng ano kung ano-ano. Anyway, shoutout Angeles City. Magandang umaga po, Rico. Alas 2 po ang laban. Alas 2 po. General sa... Naku, nawala yung ano. Comment yun lang po. At syempre, pag na-shoutout ko naman kayo, makakahiling naman. Baka pwede po makahiling ng share naman dyan. At actually, ngayong araw na ito, nagpipiling masipag ako dahil hindi ako nakaka-live sa gabi. Parang ano eh, parang dahil ba to sa edad? Hindi ako nakaka-live sa gabi. baka mag-back-to-back show ako kasi I'm also gonna be focusing on the FIBA World Cup. FYI, FIBA World Cup. Mamaya-maya din po, pag-usapan natin kasi po sa darating pong August 26 ay marami pong Pilipino ang lalaban. Actually, ang daming Pilipino ngayon na lumalaban and boxing is back and better and kaya naman maraming content ngayon tayo pag-uusapan. Maraming Pilipino po na lalaban. Ako, mga kakilala nyo rin. Yan, ganyan si Jazzer. Paukas, Langkiwa, Binyan, Laguna. Yan, malapit-lapit lang ha. Meron feeling ko kasi walang namang paper. Meron na. Feeling ko ipapakita yan kasi wala namang pay-per-view. Alin po? Libre po ang ano, sa Carl James Wonderboy Martin po. According to them, it's gonna be exclusive sa Carl James Wonderboy Martin. Good luck na lamang po dun sa mga di po authorized. Alam mo, may gusto akong sabihin. Ano? Ako po naman, ay nung unang panahon, ako ay laging nagko-cover ng boxing. Talagang maliit, malaki. Wala akong pinapatawad ngayon, medyo na. Kasi syempre, nahihiya na rin ako. So, kailangan may authorization, may invite bago ko kuhanan po yung ano. Lalo na pag kumukuha po ako ng lab. Mga interview pa nga, nagpapaalam na rin tayo. Eh. So, because we respect the promotions. And, but, you can still partner with us. Lahat po ng gusto magpasuporta, sinusuportahan po natin. Yung style natin, talagang hype na hype na naman talaga tayo. At syempre, supporta po tayo sa lahat. Lahat ng promotions, kung ano mang promotions yan, mapa-professional, amateur, but focus po natin yung professional, syempre.
if you want to reach out to me and do a collaborations, actually this Sunday po, si Sir Gary reached out to me, but unfortunately I'm not gonna be able to attend the media workout of Carly and Rivas that's gonna be happening in Pasig, sayang. Kasi may laban po sa August 26. There are big fights. Sabi ko, every Sunday morning talaga, that is like a routine for us, no? Tayong mga boxing fans na lagi-lagi tayo nagkukwentuhan every Sunday morning. Uy, yan na. 282 po nanonood sa YouTube and 734 sa Facebook. Salamat. Arbab Nahinug, UAE, salamat. Good morning. Di ko na naman mababasa lahat ng mga shoutouts nyo, pero tatandaan nyo lang, lagi ko kayong nasa isip. Nawawala yung ano ko kasi. Yung bell ko, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Wala tuloy akong special effect. Ting, ting, ting! Powcast Davao, magugulat kayo mamaya. Lods, Boss Powers, SB na yan. Powcast Boho, shoutout taga King Kong Farm. Salamat po. Salamat po sa mga supporter po. Kung hindi naman dahil sa inyo, wala ako dito eh. So I'm very thankful dahil nakikinig kayo sa mga kalokohan ko. Madami yan sa FB. Yun, marami nga sa FB. Ako po ay tapos na akong magsaway, tapos na akong magpaalaala, kanya-kanyang diskarte na kayo. At kaya naman nahihirapan yung mga promoter kasi yung pirate. Anong oras laban? Alas 2, nasagot ko na. Bong Tulentido Emma, Toledo Emma, Bertle Merida Leyte, uy, taga kay Casimero ha. Shoutout, anong oras laban bossing? Alas 2, Pasigaw, Rob Jal, daming ano ha, daming comment, kaya hindi na ako makasimula kagad ha. Dapat ganyan ginawa kang angas ng Cebu, pinili mo na ang kalaban, kung dihado, wag ilaban. Kung laban si Wonderboy ng hapon, undercard ni Casimero, siguradong talo si Wonderboy. Wise move, Wonderboy Management, sabi ni Bernard Salusad. Malapit na yung pangalan mo, ha? Huwag ka na mag-content. Useless lang. Dong at South Korea. Salamat po. Salamat po sa comment. Okay, simulan po muna natin. Oy, Gian, salamat. Angelo, basahin ko muna yung mga pangalan, ha? Freddy, salamat. Larry, Gilas, Tambakan, Tinambakan. Oh, mamaya, gusto kong pag-usapan yung box score mamaya dyan. Idol, po sa event idol. Ilan po sa co-event idol? Parang anim lang yata yung laban eh. Watching from Palawan, salamat. Ayos to ah. Was pa, unahan ka pa niyan ng gonggong malas ng Pilas, walang iba. Okay, ayoko na. Huwag na tayo mga alam mo, isa sa bagay na natutunan ko, and as habang tumatagal ako sa pagbablog, masaya ako dahil maraming nanonood, kaya kailangan naman talaga namin yan eh, mga vloggers. Pero yung ubusin natin yung oras natin na magalit po sa mga bagay na hindi naman dapat tayo magalit at hindi naman natin dapat pansinin, wag na lang. Aralin mo ang boxing like at Attorney Tolentino James. I salute Attorney. He is the best analyst on PH Boxing. No one beats him. Renz, agree po ako sa inyo. Hindi naman po ako nagpapagalingan eh. Iba naman po yung style niya. Iba naman po yung style ko. Actually, I'm a boxing blogger. Nagbibigay po ako ng analyst at commentary. Wala pong problema. Makikita kami niya ni JMC Yasat mamaya. At sabi sa akin ng manager ni Wonderboy, eh, nandun daw si JMC Yasat. So, makikita kami mamaya niyan. And I'm cordial with everyone. I mean, not everyone likes me in my opinion. And that's okay. Kasi ganun naman talaga. Hindi naman lahat mag-agree sa inyo. So, tatandaan niyo po yan. So, okay lang sa akin. And si Attorney Tolentino talaga, syempre, ano yan eh, one of the best. Okay? I have no problem that kung merong mas magaling sa akin. Hindi ko ibababa kung sino man yung dapat na yung kinukumpira sa akin o kaya inaaway ako, gagalingan ko na lang para matalo ko. Gagalingan ko, pero hindi ako manghihila pa ba. Okay? Watching from Mabalacat City, Pampanga. Yan. Manuel, Joel, salamat. Julius, Paokas, washout. Dexter, Salidaga. Ang daming comment, di ko na mabasa to lahat. Timod Guapa, Dave, salamat. Oh, Paokas ang sa Batangas. Taga Rosario. Joel, salamat. Falcon 7, magbigay muna ako ng mga balita po sa inyo at medyo marami-rami na yung comment, ano? Alas 2 po yung laban mamaya sa Carl James Wonderboy Martin po YouTube and Facebook channel. More power to you, Pau. Sikat na sa buong mundo. Hindi naman po.
Sana marami din pera. Negros Oriental. Bagong gupit ako, napansin nyo. Nailang ako kaya hindi ako nakakap. Shoutout host, anong oras laban? Alas 2. Okay, salamat po. Salamat po sa lahat. Hindi ko muna mabasa po ng lahat. But unahin na natin muna yung ano, yung si Wonderboy ba muna. Ang dami ng comments. Salamat. I'm happy. Please, ano po, sa mga nanonood at nakikinig sa akin, ang hinihiling ko lamang po, although pwede po kayong sumali sa YouTube channel ko sa membership, pwede rin po kayong maging supporter po sa Facebook by clicking the heart sa baba, tsaka mag-send po ng stars or stickers. That would be really appreciate po ng vlogger yan. Okay? Balitaan ko muna kayo na mabilis. Sa darating pong August 26, si Oscar Colazo ay lalabanan po ang Filipino na si Garin Diagan sa Puerto Rico. Yan po ay world title. Si Charlie Suarez, ang ating Olympian po na si Charlie Suarez, ay mapapalaban din. I think this is gonna be in Oklahoma, promoted by Top Rank Promotions sa August 26. At si Vincent Astrolabio ay mapapalaban po kay Nawapon kay Kanha. At hindi ko po kumpleto ang listahan ko, but ito po ay mangyayari din sa August 26 sa Thailand naman. So, yan po yung mga balita natin, yung mga abangan natin. So, August 25, 26 onwards is gonna be busy for us. Alam mo kung bakit? Kasi may FIBA World Cup, tapos may boxing pa. Hindi ko alam, minsan nahihirapan ako sa schedule eh. Parang ang dami nating kailangan i-serve, ang dami nating kailangan panoodin. So, but FYI lamang po, yan. Ano? At uy, marami din po mga mixed martial artists po na Filipino rin ang mapapalaban. Alam ko, si Rolando D, ang anak po ni Emmanuel Navarrete. Rolando Navarrete ay babalik po sa bare knuckle boxing. Nakita ko na yung post niya. Joe Vincenzo. And marami pa pong iba, I think sa UAE Warriors naman po 'yon, ano, kasi hilig din po natin ang mixed martial arts. Kayo ba, ano bang mga hilig niyo sports? Ano yung top 3 na sports ninyo? Ako 'yun eh, boxing, basketball, mixed martial arts, pero I'm focus sa ano, sa boxing most of the time. Kasi underserved market po yan eh. Yung mga mainstream hindi masyado napapansin. So, yun. But salamat po. Ito na. Ano pa ba yung pwede ko? Uy ha! Gusto ko lang i-update kayo lang niya. Ano? Terrence Crawford. Tingin ko si Terrence Crawford ay nag-ha-hype lamang. Kasi I don't think it makes sense even for his legacy to jump from 147 pounds, which is he is the undisputed welterweight champion, at napakaganda ng pinakita niya kay Errol Spence, na si Errol Spence ngayon ay sinasabihan na, Spence, mag-retire ka na lang. At pero gusto ni Spence ng rematch, no? But the question here, ito pong masasabi ko sa inyo, I don't think it makes sense for Terrence Crawford to go up to 168 pounds. Nako, mapuprubrong na naman ako niyan. Pero kasi that explain ko lang po sa inyo, no? Kasi nung isang araw medyo may mga nag-react sa akin, no? Sinasabi ko Wonderboy Martin versus Miel Pajardo. Wonderboy Martin 122 pounds ang nilalabanan, si Miel Pajardo 108. Okay, so sabi nila maganda laban. Maganda siguro, pero hindi po sila magka-division, malayo. At may dahilan po ba para umakyat? Yung mga nakikita natin na yung kunwari, yung mga ganitong Canelo Alvarez, Terrence Crawford, sigurado kaya yan aakyat dahil may belts, dahil may world title eh. They would risk a lot by going up. Nagigets niyo po yung ibig sabihin ko? Pero pag sa mga local level, tapos aakyat ka ng maraming division, parang it doesn't make sense po. It doesn't make sense. Okay? So, yun lamang po. Pero going to 168, itong si Terrence Crawford, ay nako, ewan ko na lang. Ano sa tingin nyo dyan? What do you think? Ito pang si Terrence Crawford,
I mean, we're not, again, i-explain ko lang po eh, we're not trying to, kumbaga, sinasabi natin na matatalo o mananalo, it's not that. Sinasabi lang natin, parang it doesn't make sense yata na mag, ano siya, mag pataas ng timbang na ganun kagad. Diba? It doesn't make a lot of sense. But ito muna tayo sa boxing news. Ito yung ano, para maniwala kayo sa akin. Teka, paano ko ba ito? Isasara. Ito yung Terence Crawford. Yan. Lakihan natin para makita nyo. Ito yung balita eh. Yan o. Lakihan natin. Ng konti. Yung headline. Ito yung hinahanap ni Bob Arum kay Terence Crawford dati. Na parang sinasabi niya, Terence Crawford, mang hype ka naman. Ito, nakaka-hype talaga to. Nakaka-hype ito kasi, biruin mo nga naman, 147, we'll go up to 168. Ang lalaking diferensya. So, willing daw siya. Kalabanin po yung kung sino po yung mananalo sa Canelo versus Jermell Charlo. Although si Jermell Charlo, FYI, umakyat po siya from 154 to 168. So, ibig sabihin, mas tatalunin niya pa. No? So, yun. Alas dos po ang simula. We'll be talking about the prediction and later. Pound for pound, top, Crawford claims the top spot. Yun. Yan. So, ito po yung ano, yung mga pound for pound ranking. Terence Crawford, Naoya, Alexander Usyk, Dimitri Bivol, Artur Beterbiev, Canelo Alvarez, Sui Devin Haney, Shakur Stevenson, Gervonta Davis, and Kenshiro. Kenshiro, ah, made it there. Ayos. Yan lang yung mga na ano ko eh. Ito, alam nyo na to, no? Brandon Figueroa would love to fight Naoya Inoue. Ito, parang feeling ko, dudurog yung chan nito ni, ano, ni Brandon Figueroa. Eh. Kasi ang tangkad nito, tapos lintik lang siya sa inside nito. Yun lang yung international natin fight. So, kung wala nang ano, let's talk about the Carl James Martin fight na. Pag-usapan na natin. Ano ba balita pa sa ano? Sumuko na yung WBC sa ano ha. Sumuko na sila sa pagbibigay. Kasi parang ano eh, gusto nilang maging mandatory yung ano. Double check ko lang ha. Bago ko sabihin sa inyo. Baka may nakikinig eh. Baka sabihin mali tayo. Nabasa ko siya kanina. And this is too bad, no? Too bad dahil hindi mangyayari yung laban. Kasi nag-mandate po nung in the past, itong WBC, Deontay Wilder vs. Andy Ruiz. So, kinancel na nila yung mandate na yan. Dahil parang hindi naman nagkakaintindihan yung dalawa. So, sayang, no? Gandang laban sana. I think that's gonna be a good fight. Okay. So, yun lang sa MMA ba? Meron ba? Okay. Sige, pag-usapan na po natin si Wonderboy. Ang unang-una dapat pag-usapan dyan, yung Tale of the Tape. So, open ko lang yung Tale of the Tape nila. Sa mga nanonood po at nakikinig po sa akin, ang laban po ay magagana po sa Elorde Sports Complex at mapapanood po ng live via live stream Facebook at YouTube. Hindi po sa Powcast Sports, ulitin ko po, via Carl James Wonderboy Martin, live and exclusive. Kung mapanood nyo po sa iba yan, ay di ko po alam kung autorisado yan, pero hindi po ako magpapalabas. Pero ako po ay napayagan po ng kanyang management, kanyang manager, na kumuha po ng video. So, mag-upload po ako ng laban na may komentaryo ko po. Okay, pero highlights. Okay? So, saan pwede po musta? Ayun nga po, pag mga local boxing, wala po talaga eh. Ako'y naghahanap ng pwedeng nating maganyan na, no? Talpakan. Okay. Pas pa, wow. Alam na ba ni SB na nakabenta na ni Kang kung alas ang nakabili siya na Raptor? Guys, mamaya na tayo mag-usap tungkol sa mga ganyan-ganyan. Kasi,
Hindi naman po boxing news yan eh. So, dun lang tayo sa boxing news. Iwasan na po natin muna yung mga away-away na ganyan. At let's focus on the task at hand. Ito na po yung ating pag-uusapan. Ting, ting, ting! Nasaan na ba yung bell ko? Mamaya nga. Okay. Live po mamaya. Live at saka free yata. Free. So, ito po. So, the fight later. Ito pong laban ni Carl James Wonderboy Martin versus Oscar Duge. So, Flash Grand Volume sa Paranaque City, alas dos po. At Philippines versus Tanzania. Ang paglalabanan po nila ay super bantamweights, 10 rounds of boxing. 10 rounds po ng boxing. At syempre si Carl James Wonderboy Martin po ay ang ating undefeated Filipino boxing prospect. He is only 24 years old. 24 years old. I believe sina Mark Magsayo was 25 when they went to the States, if I'm not mistaken. So I think it's just right about time because kung hindi nyo pa po napanood, ito pong si Wonderboy Martin, after this fight, kung sakali po na siya po ay pala rin sa laban na ito, ay he is planning to go to the US and to train there and to pursue his professional boxing career sa Amerika sa tulong po ni Sean Gibbons. So Sean Gibbons apparently is the one helping them to be in the States, in stateside, so he can train and maybe fight there. Once he's there, I will tell you this na, baka 2-3 fights he will be up there fighting for the world title. Ganun naman usually yung style ni Sean Gibbons. About 2-3 fights, 3 fights, it's good. But let's not get ahead of ourselves kasi meron ba pong task at hand. At although marami po sa atin ang nagsasabi na walang binatbat, at mayro pa nga nagsasabi dyan na magtataho daw itong si Oscar Duge, whose record is 11 wins, 5 defeats, and 2 draws. He is 5'3", and he's an orthodox fighter. At ito po yung kanyang last 6 fights. Pinag-usapan din po kagahapon na ito pong si Oscar Duge ay nakalaban po yung huli pong isa po sa huli na nakalaban din ni Wonder Boy na si Charles Tondo. At split decision po yun. At kasabi nga po kagabi ni, ano, no, ni ni Oscar Duge, I should have won. I could have won that fight. So, yan po. Okay. So, siguro po, tingnan ko, tanungin ko muna kayo bago ko, nabigay ko na po sa inyo yung tail of the tape at comparison po ng dalawang boksingero. Matanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong predictions dito po sa laban na ito? At sa tingin niyo po ba, no match po ang kalaban? Yun. Yun ang aking tanong po sa inyong lahat. Comment po at babasahin ko po, no? Sa mga kakarating lamang po after this fight. Kasi, naiintindihan ko po yung mga fans, no? Sabi, bakit lagi na lang sa Pilipinas laban ni Martin? Next year po, nagkaroon lamang po ng pandemic at dapat nga po may laban siya kay Sam Goodman. Alam mo, hindi mo maintindihan ng Pilipino. Hindi, ito. Meron akong rant na gagawin. 33 minutes. Hindi mo maintindihan ng Pilipino. Alam mo bakit? Pare, ang daming nagko-comment dyan, sinasabi bakit laging sa Pinas, lang ang laban ni Martin, bakit ganun? Bakit hindi lumalaban yan sa labas ng bansa? Tapos nung nagbalita siya na may laban siya dapat sa labas ng bansa kay Sam Goodman, sasabihin naman ng iba, wag na lang, hindi naman niya mananalo kay Sam Goodman. Saan ba pupuesto ang atleta sa inyo? Kayo talaga, manalo-matalo, may reklamo kayo, lumaban sa ibang bansa, manakaw to hindi, meron kayong masasabi. Ganyan ba talaga tayo? Anyway po, gusto ko lang po ipaalam po sa lahat. Uulitin ko po ito at si Martin na po mismo ang nagsabi. Sabi niya, dapat nga may laban sila ni Sam Goodman. Kaso Sam Goodman, ang pinili po niyang makalaban ay si Ruiz Alim. At alam niyo na ang nangyari dyan. So, sa mga nagtatanong din, Sean Gibbons from MP Promotions po,
ay ang tumutulong po sa kanya at anytime soon if he wins this fight. And we're not looking past. Dapat hindi rin inaano ni Wonderboy itong kalaban niya kasi lahat po ng kalaban may kamay at pag yan ay nagka-training na maganda, talaga pong may pag-asa. Pwede po maka-upset lahat. But ako naman, sasabihin ko na naman sa inyo, baka sabihin nyo na naman, binibigyan ko kayo ng pag-asa, eh malaki pong dihado talaga si Oscar Duge. Okay? Dihado po si Oscar Duge dito sa laban na ito. Maliwanag po yan ha? At mag-isip-isip po tayo. Tayo po ay nandito para magbigay ng edukasyon, mag-hype at mag-promote ng boxing. So, ayan po. So, siguro after nito, sana wala ng COVID. At pag nakuha niya na po yung kanyang visa, hindi ko alam kung sino nag-aasikaso ng kanyang visa, at puro kayong intriga, eh wala na akong pakialam doon dahil ako, nandito lang para sa sumuporta. So, pag naasikaso niyan, he might be spending some time in the US of A. And I'm telling you this already, once he's in the US of A, and Sean Gibbon start to work his magic, give it a year or two, or maybe 2 years, then you will see Wonder Boy fighting in the big stage in the US market. Iyan po ay ang plano. Now, at this stage po ang career, sasabihin ko rin po sa inyo, syempre, ang boxing po ay hindi lamang po pagalingan ng boksingero, no? Aminin niyo sa akin o sabihin niyo sa akin kung mali ako dito. Ang boxing po hindi lang pagalingan sa boxing. Tama mali? Ano po ang sagot dyan? Ang boxing po, hindi lang kailangan magaling ang boksingero, kailangan magaling din po ang humahawak. At tama rin po ang decision po ng mga humahawak. Kasi po, unfortunately, it's true, no? talaga namang ganun ang boxing. You have to make sure that you put him in the right path until he gets to the top or to that level. Makinig po kayo, ha? Makinig po kayo. So, If the camp is feeling na hindi pa ready, pwede naman siyang dahan-dahanin po hanggang sa umakyat, hanggang he becomes ready. When he's ready, darating yung panahon na mapapalaban siya. That means the boxers need to do his job. The manager and the promotion needs to do their job in guiding the career to go up, but there will come a time na wala nang iwas-iwas, laban-laban na. And that's the most important fight of the boxers. At sa mga hindi po nakakaintindi po, no? Subukan niyo pong tingnan. Sige. Sino ba 'yung mga sikat na boxer ngayon? Canelo Alvarez. Let's just look at Canelo Alvarez, no? Buksan natin 'yung box rec. Wala akong maiisip. Or Terence Crawford, Canelo Alvarez, tingnan natin, ha? I-open ko dito, ha. Search natin Canelo Alvarez. Canelo Alvarez. Kasi kung talagang magaling po, darating at darating po yung panahon na mapapalaban po. Canelo Alvarez, Saul. O Saul pala yung pangalan niya dito sa ano, sa box rec. Saul Alvarez. Yan. Okay. So si Canelo, daming kinakalaban, 5-star fighter. Pero nung nagsimula siya ng kanyang karera, ano po ba yung mga kinakalaban niya? Oh, 0-1, 0-1. Sige, banda dito tayo. Banda dito tayo sa baba. Oh, walang star. 821, 372. Oh, ito na, tumataas na dito. Oh, yan, 517. Oh, guys, just take a look at this one. You know, and then sa bandang huli, ito, dito, lumalaban pa nga siya ng 12 talo eh. Okay? Lumalaban pa siya dyan ng, again, wala po tayo pinapatanggol. Sinasabi po natin na pag dumating ang panahon, eh talaga pong mapapalaban na yan. And look at this one. This is where all the tough fights happen. Okay? And this is the same story for boxers. They have to build them up. And sometimes, it takes longer. Kasi, ako naman, speaking of, if I'm a fan, kagaya niyo po, sabi ko, sige, laban na yan, maganda tong laban na to. Nothing is wrong. Wala pong mali doon. Kasi fan tayo eh. Gusto natin makita ng magandang laban. Ayaw natin ng medyo one-sided. Tama? But then again, you know, parang ano mo yan eh, parang sinasabi mo, would we get tough fights right away? Or should we get the great fight in the future? It's up to you. The same thing with, ano po, with Casimero. Ba? Tune up na naman.
tune-up na naman. Pwede bang laban na? Well, it depends. Si Casimiro, if he gets a tough fight with an unknown boxer, that puts him at risk. So if you wanna put him on a tough fight, might as well put him with Luis Neri or Naoya Inoue. Kasi, yun, may mga pangalan na. So, habang nag-iintay siya, he can get activity fight. And normal po yun. Normal naman talaga yun. Although, syempre, maraming po mga asa. Okay? Naligaw na tayo sa usapan natin. Okay talaga. one hour show lang ako dapat, ha? One hour show. Okay. So, here we go. Let's dig deep para po dito, ano? Sa, ano? Nasa promoter group or di pumutok nung nakay lolo. Si Pacquiao pinaluto laban habang. Okay. So, ito po yung, ano, yung laban na mangyayari po mamaya. Okay? Ako'y sasabihin ko sa inyo kung ano yung aking opinion at sa tingin kong mangyayari dito sa laban na ito. And with bear this in mind, whether Pilipino ka, Tanzanian ka, Amerikano ka, when I do my opinion regarding the fights, I would try to be as balanced as I can, as objective. Hindi po lahat ng aking opinion ay magiging pabor sa Pilipino at hindi po lahat ng opinion ko ay maganda pakinggan sa lahat. Okay? Dito po sa laban na ito, papakita ko po sa inyo si Oscar Duge. Oscar Duge is a 1.5-star fighter. 5'3". Okay? Coming from Tanzania. I think if I'm Oscar Duge, talaga namang napakagandang opportunity para dumayo sa Pilipinas para kalabanin ang isa po sa pinakasikat dito sa Pilipinas. Aminin niyo yan o hindi. Okay? Let's go down. Isa na kanyang last 6 fights. Yan. 1-star fighter, 11-3, 3-1, 2-1, 2-3, 2-2. And then si Charleston doon nakalaban niya. At doon siya huling natalo. Unanimous decision, majority decision, unanimous decision. So, if you look at this, wala pa pong nakapagpabaksak sa kanya. Wala pa. So, if you think nung sinabi ni Martin na ina-knockout niya to na madali yan, that's not easy because 5 have tried and won but never really knocked out itong si Oscar Duge. So, Oscar Duge is brave for getting this fight at the dayo siya. Naalala nyo, hindi ko alam kung ito ha, sasabihin ko lang. Alam ko maraming nagre-reklamo ng mga boxing fans dito. Sinasabi nila, "Sir, lagi tayong dumadayo, lagi tayong dihado. Sila naman ang dumayo sa atin. Ito, dumayo sa atin. Dihado sila. Saya kayo? Kasi lamang tayo, baka mananalo tayo dito. Saya kayo, hindi." Hindi. Ayan. Isipin nyo lang. So, sometimes it does happen. So, I'm just saying, sinasabi ko lang. Tapos, ito po, si Carla Miss Martin naman tayo. Carla Miss Martin, let's look at the career of Wonder Boy Martin. 17 knockouts, 21 wins, knockout artist, 5-6 from Lagao, Ifugao. Very proud because bihira po yung nagre-represent po ng North. Na magagaling na boksingero. Totoo naman. Kaya nga, si Kenneth Lover, si Carl James Wonderboy Martin, yung mga emerging po na taga Luzon, talagang sinusubukan ko po na talagang ipromote sila dahil sa tingin ko, kailangan din natin ng representation sa Luzon. Okay? So, let's look at this. Yan. Okay. So, Mark Anthony Reldo, Ronnie Baldonado, Comrich Nantapek, napanood po natin yan lahat. Halos lahat ng personal si Charles Stone doon, hindi ko napanood. Ronnie, yes, napanood ko. Ano rin siya dito, no? Matindi pala talaga yung mga, taga-Africa, Tanzania. So, ito po yung kanyang, 2-star is his highest. So, what do I think will happen in this fight? Ito na, ha? What do I think will happen in this fight? Ito po ay opinion ko. Sir Pa, of course, sa kabayan natin tayo, Go Martin. Sir Pa, watching from Hollister, California, USA. Yan, Sard Simmons. Salamat. O nga, sabihin na natin na wala siya sa Probellum, pero hindi pa siya official ng MP Promotion kasi laban niya hindi associated sa MP Promotions. Gets mo? There are things po na hindi alam ng mga fans. Kaya
ako na po nagsasabi sa inyo. Siguro po yung marami na rin po mga vloggers, and I'm gonna say this as proper as I can, marami na po mga vloggers na talagang responsible na rin po sa kanilang pagbabalita. Meron po mga hindi pa rin. At bilang po isa sa vlogger na mismong nakakausap po yung mga boxers at saka yung mga trainers, minsan nahihiya ako dahil grabe yung hype. But I will tell you this, yung mga balibalita nyo, incomplete po yung iba. Kaya yung mga fans, yun yung sinasabi nila. Sabi ko na lang sa mga trainers, sir, hindi naman talaga nila alam lahat eh, kung ano lang lumalabas sa balita. At hindi naman kasi lahat pwede or dapat ilabas. Yun naman po yun. Kung ano yung mga pwede, eh, yun ang pag-uusapan natin. So, sa aking pong palagay, ito pong laban na ito, it depends talaga yan kay Wonderboy. I have no doubts, and sorry kay Oscar Duge, pero real talk lang. I don't think mananalo siya. I don't think mananalo si Oscar Duge. Okay? Now, the only thing na pinag-iisipan ko dito is, paano mananalo si Wonderboy? Sino po ba dito ang nag-iisip na mananalo po si Oscar Duge? Meron po ba? Meron po ba dito? 2 o'clock po ang laban, ha? Live po yan sa Carlamis Wonderboy. Sabi dito, meron tayong 11% na Duge by KO at 5% by decision. So, sa mga po nagkomento na mananalo po si Oscar Duge, why do you think so? When I say hindi mananalo si Oscar Duge, I'm saying that's my prediction. But in boxing, anything can happen. Hindi na kailangan natin pag-usapan yan. Anything can happen in boxing. E pag natalo pa yan, baka tumalong-talong kayo dyan. Ako po, masaya ako kahit kung sino po yung sino po yung manalo, matalo, basta supporta lang tayo. So, sino po, meron po ba 662 viewers right now? I wanna ask you guys, napag-asa bang manalo si Oscar Duge? At sino sa tingin dito talaga na mananalo po si Oscar Duge at makaka-upset siya? Because I think if Duge wins this one, it will be an upset. Okay. Tsaka MP sa Pinas pag ilalaban. Boxer, ano na naman? Okay, wala pong ano, parang iba na naman pinag-uusapan natin. Huwag mo sisihin, pagbabash kami, tinuro ni SBD siya gumawa nito kasama si Pao ngayon. Kaya pag galit, magbash sa Boxer MP kasi nagpapagamit sila sa, ano yun? Huwag mong sisihin pagbash kami, tinuro ni SB, di ba siya ang gumawa nito kasama si Pao. Ngayon, kayo pa ang galit, nagbabash sa Boxer MP kasi nagpapagamit sila. Di ko masyado na gets, Rafi. Huwag mo ko ikumpara kay SB, ha? Kaya nababash ng iba dahil sa tweet niya, binura niya. Wala naman akong wala naman ako pong may karapatan po kayo lahat. Huwag niyo pong i-misunderstood. I'm just saying, this is how I would do it. Kayo, bahala kayo kung anong gusto niyo sabihin. Say niyo yan eh. Okay? Why an upset? Dahil ba sa kilala natin si Martin? Why an upset? Even if hindi mo kilala si Martin, pag titingnan niyo po yung record nila, at hindi mo kilala yung dalawang boksingero, obvious na kilala mo kung sino yung Llamado. Di ba po? Akyo, tama po ba ako? 21-0, 11-5-2. Mas mahaba si Martin, mas maikli si Oscar Duge. Sino po Llamado? Kaya po tinatawag na upset. Hindi po dahil kilala natin si Martin. Hindi po tayo ganun. When we talk about things, we try to be as objective as I can. Nag-gets na po ba natin? Salamat po. Okay. So, ito na po. Here's the question. I think po
para dito kay Wonderboy Martin, and mag-iisang oras na tayo after this one, after ko sabihin yung predictions ko, we'll have a Q&A. Mag-Q&A na po tayo para po masagot ko po yung mga tanong ninyo. Guys, yung baka yung sinasabi ni Akyo yung sino mananalo man at tatalo, nasa ano po yan, if you look at the odds, if you look at the record, that's how you base kung sino lamang at hindi. Okay? At kung hindi man wala sa record yan, nasa quality of opponents po. Hindi ko na kailangan makipagtalo, but if you, that's your opinion, kung ayaw nyo pong magpa-educate o magpatama, sa inyo po na yan. But alam nyo naman sa puso ninyo na lamado talaga yung undefeated sa hindi undefeated na may talo. Na, okay ha, ito ha. Ito po, itong si Charles Tondo, nakalaban po ni Wonderboy yan. No? Tinalo ni Wonderboy. Next ngayon, tinalo si Oscar Dugi no ni Charles Tondo. So, okay na po ba? Salamat po. Salamat po sa mga tanong ninyo. Ganyan yung mga tanong na gusto ko rin. Mamaya magbabasketball ako kasi bago ko umalis, gusto kong gusto ko pong makadalawang live ngayon. So pwede naman po kayo mag-disagree sa akin. Ngayon, ito na po. I think mananalo po si Wonderboy. The only thing that I need to talk about is if the win will be by decision or by knockout. Sa akin pong pananaw. Again, opinion ko po ito. Marami pong mga opinion na iba sa akin. Ang tanong ko ngayon, sa tingin mo po ba knockout o decision? Tatandaan po natin, i-consider natin, ano? Oscar Duge has never been knockout in his 5 defeats. So, what do you think? Titingnan ko muna yung mga opinion nyo. Manalo naman si Martin pa para malayo naman sa level. Next kasi po niya, punta na siya sa America. According to him, visa na lang po ang iniintay. So, ano po sa tingin nyo? Decision or knockout? Ano po sa tingin nyo? Kasi walang sumasagot po dun sa nagbumoto na mananalo daw si Oscar Duge. So, I was wondering kung ano po yung inyong opinion dyan. Realidad lang. Ang mga top contender ngayon sa 122 ay nagtutunap lang kasi magaganap ang undisputed sa month ng December. Yan po ang totoo. Nagtutunap, nag-aabang sila, no? Yeah. Knockout yan, knockout. Knockout daw, mahirap kasi magbigay ng prediction. Hindi ko pa nakikita ang laban niya. Yan. Alam mo, guys, mahirap talaga magbigay ng prediction. Dito, medyo mas madali ng konti kasi sa record, tsaka kilala ko yung Wonderboy. Mas madali magsabi kung sino mananalo. At ang prediction po, prediction nga po eh. Pwedeng tama, pwede pong mali. Alam mo, kung ikaw ay nanonood ng boxing, kahit yung pinakamagaling na analyst sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, nagkakamali din po ng prediction. The reason why we're doing this is to hype up the fight to, para may mapag-usapan tayo mga boxing fans. Ganun naman po talaga. Kasama po yan. Yung iba lang hindi po nakakaintindi. Sana manalo si Martin by knockout. That's what I wish as well. Sana ganun, ano. Yan. Ito, halatang bias tayo kay Martin, ano. Which is not good, but if Duge wins this one, if I feel later na nananalo si Duge, I will congratulate him and I will give him the credit. No? UD, 3 rounds lang yan. Sa lahat ng kalaban ni Martin, magtataho lang. Anong oras? 2 p.m. Duge by decision. Oh, yan. May Duge by decision na. Okay. So, sa aking pong palagay, in my honest opinion po regarding this one, I think po na lamang si Carl James Martin, and depende siguro kung anong style po ang gagawin po ni Wonderboy Martin dito sa laban na ito. Because I know Martin is not just a puncher. Nagbabox din po siya. Maganda rin po yung kanyang mga footwork.
At if Carl James Martin will be aggressive, kung magiging aggressive siya and he will put on a show, I think he can get a knockout. I think posible. But it's hard to do that against a tough contender na ayaw magpa-knockout. If I think para manalo si Duge, in order for Duge to win, he must box. And stay out and then just box, pahabulin niya, tapos para mas marami suntok niya. I don't know kung kaya niya pabaksakin si Martin because I don't see that in his record. Sa akin pong opinion yan, ha. But kung maging aggressive dito, and I think he will be aggressive. Ito yun, ha. Ito yung aking tingin ko. If this is his last fight, Benji, basahin mo naman comment ko. Walang makakatalo kay Martin dito sa Pinas kahit blow by blow pa. If kung ito po yung huling laban ni Wonderboy Martin dito sa Pilipinas, I think he needs to put on a show. When I say put on a show, I think he must deliver a highlight reel. So, I'm predicting possibly a knockout. So, yun lamang po ang aking pong pananaw po dito. Okay? Sa knockout yan sa tingin ko dahil I think gusto ni Martin magpakitang gilas bago man siya umakyat ay pumunta sa Amerika. No? Kaya naman niya eh. I think kaya niya basta wag lang siya magpa-counter. No? Para sa opinion ko, win by decision si Martin. Mas maganda pag knockout. Sir, sana pumunta si Sir Sean, sir, sa laban ni Martin. Support sa bata nila. I think wala yata na. Sa ibang bansa yata eh. Okay. It's now time for the Q&A portion. We're almost 1 hour po. And we'll try to keep it to 1 hour. Kasi meron akong magandang topic sa basketball eh. Okay. Matibay ka laban ni Martin. May team tsaka kamukha ni Filipus. For sure, matibay po. Matibay po. That's why it will also be an achievement kung siya yung unang magpabaksak. Okay? Kung siya po ang unang magpabaksak. Hindi po ako sure kung sino talaga yung kanyang promoter ngayon kasi yung dati niya pong promoter na Probellum ay nawala po. But I think Sean Gibbons is guiding the career of Carl James Wonderboy Martin. Medyo syempre ito po at mag-comment na po kayo kasi in the maybe around 10 minutes I will end the show. So ito na po yung mga Q&A portion po. So I think pag natalo siya dito talagang medyo mababaligtad ang mundo. Mababaligtad po kasi syempre everyone is expecting that he wins this one. Mapapanood po ito sa Carl James Wonderboy Martin Facebook and YouTube channel. Live and exclusive po doon. But we will be on the venue. Kailan po ang fight? Mamaya na po. Mamaya po ang alas 2 ang simula. Siguro po mga alas 5 po siya lalapag kasi konti po lang po yung laban eh. Baka nga alas 4 tapos na yan eh. Alas 2 po. Salamat po ah sa mga nag-share sa Facebook at saka sa YouTube. Pagpasensyahan nyo na rin po kung kadalasan po mukha ko lang nakikita nyo pag mga ganitong usapan. Kasi po yun po yung style natin. And we try to be all original. We try. Siyempre minsan gumagamit din tayo ng content ng iba. Papaalam po tayo. Or we use the fair usage rules para hindi tayo magkaroon ng problema. Sir Pao, anong oras ng laban ni Wonderboy? I think free po at 2 o'clock po ang simula po ng laban. Kita-kita po tayo sa Elorde Sports Complex. Sure, win na yan. 118 versus 123. Ito po, sasagutin ko po ah. Yung 118 versus 123 po na tawag dito na timbang, medyo syempre parang ano yung one division higher. Hindi po kasalanan ng team ni Wonderboy yan. Kasi po, ang usapan po nila ay super bantamweight ang laban.
So kung yung kalaban po ay nagpababa ng sobra ng timbang, that's not on them. Because on the contract, they will fight for the super bantamweight. And pag ang laban po ay plus one, minus one, is ano po yan, kumbaga eh, okay lang pag basta hindi championship. Plus one, minus, plus one po, sorry, plus one, minus one. Basta ano po, okay lang yan pag hindi world champion. 123. Pumunta si Sir Sean sa laban ni Martin kasi maliit. Ilang kita eh. Yung ko sa'yo, pare. Vince Field D. Astrolabios. Salamat po. Salamat. Shoutout sa'yo. Sa Wonder Boy po, i-subscribe nyo po yung Wonder Boy Facebook page. Sandali nga. Tignan ko kung mapapakita ko sa inyo. Para alam nyo yung legit na page ni Wonder Boy. Again, ulitin ko po, no, sa mga promoters, manager, or mga nagpapa-event po, basta sporting event, I'm okay to host. Kahit hindi po ako yung magla-live, kasi may mga naririnig-rinig po ako na masyadong mahal si Powcast, na mayabang na si Powcast. Hindi naman po. Namimili na lang po tayo ng mga pupuntahan kasi po medyo minsan na nakakaya din sa inyo. So, hanggang dito na lang. So, ito po yung official po na Facebook page po ni Carl Hamis Wonderboy Martin. Kung saan po, mapapanood nyo po mamaya. So, Carl Hamis, 90,000 followers. Ayan po yung mga pictures. Ito po, no? So, Business Mirror, ABS-CBN, Manila Standard. Mga legit ang nag-ano sa kanya. Ayun, no? Ito yung face of kanina, nandoon ako sa likod. Manila Bulletin, Nabatega. May Powcast Sports pa dito. Okay, like natin ang like. Ayan, ito yung weigh-in kagahapon na hinost po natin. Elorde TV. Di ko alam kung ipapalabas sa Elorde TV, hindi ako nasabihan eh. So, yan po. So, like din natin yan. Ayan na. So, dyan po mapapanood mamaya. Okay? Yung kalaban ni Martin ang tunay na magdalo kayo sa akin. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Nasagot ko na po yung alas do. Salamat po. Hindi po ako official na live. So, hanggang video lamang po ako doon. Hindi po ako yung authorized. Masunurin na tayo, ayon natin ng mga issue-issue at sa ganyan. Ganun pala pag hindi championship fight. Pwedeng plus one. Nasa usapan po kasi nasa kontrata po eh. Usually ganun eh. Good morning Sir Pao. Shoutout po Manlangit Family from Zamboanga, Cebu guy. Magandang maga. Sir Pao, parang ang tingin ko mababa ang mga kalibre ng kinakalaban ni Martin. In my opinion, mabagal ang pagbibigay ng quality opponents niya para sa progress niya. Ako... in my point of view, I think it's because they really wanna groom him first for the US. And it's maganda po kasi yung pagiging undefeated pagdating sa US eh. Sa ngayon po, hindi ko po masasagot yan. Ang masasabi ko lamang po, may pag-asa lahat. Pero dihado po yan si Wonderboy. Hindi pa dapat mangyari ang laban na yan sa tingin ko. Kumbaga, kung mooring, kung ngayon ay nagdadahan-dahan sila sa pag-akyat, eh, biglaan, hindi ko po nakikita na maglalaban sila ni Naoya Inoue in the near future. Hindi ko pa po nakikita. Kasi kung ngayon nga po, nakikita natin na they're taking their time to build up Wonder Boy. So, para po maglaban sila ni Naoya Inoue ay medyo... wala pa po. Si Mero, okay. Good morning. Yung kalaban ni Martin active. Kawa naman yung mga mag... Okay. Hindi mo ako shoutout, Sir Pao. Sumbong kita sa utol ko, Asero. Guys, ano po, hindi ko po talaga nababasa lahat. Dahil sa dami po ng comment, pagpasensya nyo na po kung hindi ko mabasa lahat. At yun. Walang makakatalo kay Martin Spinas. Okay, nabasa ko na pa ulit-ulit na. Okay,
Yun. Mali ka naman, pre. Anong magtatao? Mahirap kaya si Casemiro last na laban niya. Baka natalo pa siya. Kakain ng bato si Martin. Okay. Ayun na pala. So, okay. Ako po yung magpapaalam na sa inyo. So, abangan nyo lang po yung mga live ko at mga videos ko dito po sa Powcast Sports. Just in case po sa mga kaibigan natin, supportahan nyo po yung channel na to. Please subscribe to my YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Lahat po meron yan. Kung meron po kayong ganyang social media channels, please pasuporta po. Okay? 10 rounds po, 10 rounds. Cherry pickers na yan si Martin. Yung asan pa yan ni Miel Fajardo. Sir, pa prediction sa laban ni like rounds. Sige, pagbibigyan kita. 2 years nang walang MPC ka. I think mid rounds po. Hindi, matibay si ano eh. After 6 siguro, after 6 rounds. Depende po kasi kay Wonderboy yan eh. If Wonderboy biglang sumugod, siguro tingin ko 1 sukat, 2 pag magpasuntok si Wonderboy ng ilan para maramdaman niya yung hindi magpasuntok, maramdaman niya yung suntok ng kalaban kung sa tingin niya kaya niya and siguro after 6 rounds siguro, after 6 rounds knockout. If Wonderboy will be aggressive. Okay? Salamat po and thank you sa inyo po lahat and kita-kita tayo mamaya. Maglalive ako ng basketball after this. Salamat.